At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Pare Sergeant Bunjing, sige na, ilipin na natin ang natitirang abi ni Lola Private Insyang. Nag-umpisa na ang digmaan, bilisan mo na. Oo, pare. Lola, paalam. Hanggang sa muli pagkikita, ililibing ka na namin ni paring Buwi Sibuyas. Ah, pare Bunjing, tatamaan tayo ng misal. Ayan na! Kamunti na tayong matamaan, pare. Bisit. Lagi na lang tayong minamalas. Tuwing ililibing na natin si Lola Private Insyang. Oo nga, pare. Bisit tayo. Alam nga yatang malas si Lola Private Insyang. Lagi tayong nadadamay sa kamalasan niya. Pare, talaga yatang kwan. Ha? Nasaan na yung natitilalabi ni Lola Insyang? Nasaan na, pare? Wala na! Ayun yung, yung pinambalat nating balat ng kindi, ayun o. Nabutas, tinamaan ng sharpnel. Ako, kawawa talaga. Kakapirago na nga ang natira, tinamaan pa ng sharpnel ng missiles. Kukunin ko, pare, ibabalo ko sa iba para mailibing na natin ang maayos, ha? Inako, pare, ayoko na. Ikaw na lang maglibing na mag-isa mo. Ayoko nang madamay, baka sa susunod, masasapul na tayo ng bomba. Diyan ka na. Pare, pare, bye! Huwag mo akong iwan, pare! Hindi nakabukas yan. Pumasok ka na. Marhay na aga sa'yo, bayaw. Ikaw pala, General Agaton. Pwede ba? Kapag ikaw ay nasa opisina ko, wag na wag mo akong tawaging bayaw. Bayaw? Colonel Karyong pala. Pasensya ka. Anong kailangan mo sa akin, General? Nagpunta ako rito dahil pag-usapan natin yung tungkol sa request mong pagbili ng karagdagang armas na pandigma. Bakit, bayaw? Ulitin mo na naman bang sabihin na talagang hindi pwede? Dahil dagdag lang sa gastos ng gobyerno. Kaya okay lang, General. Ganito na lang gagawin namin. Kung may sasalakay na kalaban, iiwas na lang kami. Bayaw, makinig ka. Galing kasi ako kay Secretary of National Defense. Naprobahan na niya yung request mo. Bibili na raw tayo ng... Huwag na, General! Huli na! Colonel Karyong, kailangan na makabili tayo para may gamitin kayong armas laban sa mga kalaban. Ngayon pa? Nung kailangan na kailangan namin? Pero anong ginawa mo, bayaw? General pala. Pinahiya mo ako? Kaya mas mabuti pa itong ginagawa namin. Kaya inaabangan na lang namin na sumalakay ang anak at iiwas na lang kami. Kung wala kang ibang sasabihin, makakailis ka na, General. Nasasayang lang ang oras ko na nakikipag-usap sa'yo. Colonel Karyong! Mabuti naman at pinaunlakan mo ang anyaya ko sa'yo, Captain Gusteng. Wala na kasi akong ibang maisasama dito na makikipag-transact sa anik. General,
Hindi kaya delikado itong gagawin natin? Eh baka magaya tayo kina Captain Asyong at Captain Adong. Hindi naman siguro. Ah, Captain Canuto, dito na ba tayo? Opo, General. Nakaangla na po ang barko natin. All passengers of Philippine vessel, listen carefully. Stay away from this place immediately. Ha, ayan yung re-operator ng Anik. Kakausapin ko siya. Ah, sir, this is General Agaton. I want to talk to your leader. General, ginawan mo tayo ng water cannon. Lola Prebisin, sir. Kakapiranggo na lang ang latila sa labi mo. Yung kalati ng imla ng balaybo mo nababawasan ulit. Lumiin na naman. Pati yung kuko mo parang dumi na lang ng natira. Huwag ka mag-alala, Lola Prebisin. Ipag-iiganti kita. Pare. Oo. Oh. Totoong inala ko. Hinalang, ano yung pare? Eh, talagang malas si Lola Private Insyang. Tignan mo, ilang beses na tayong kamuntik ng mapahamak. Kaya ang mabuti pa, itapon mo na lang yung natitirang labi niya. Ano? Tarantado ka pala eh. Ang taga na namin naisama ni Lola Insyang, parang tunay ko na siya Lola, tapos ganyan ang sasabihin mo, ha? Ha? Kinasaan mo ako ng baril, pare? Eh, oo! Dahil sinasalbab yung labi ng Lola Prebisin, kaya papatayin kita, supot! Ha? Anong sabi mo, supot ako? Oo! Bawiin mo yan, pare, kundi magkakamatayan tayo! Kinasaan mo rin ako ng baril? Kakalabarin mo ako? Oo! Dahil sobra ka na, kaya sige, magpatayan na tayo. Unaan na kita. Oops! Hindi mo ako tataman. Ako naman! Ano ba? Sinasala ka na naman tayo. Magsitago tayo! Magsitago tayo! Darwina, sumiklab na naman ang kutukan. Sumalakay na naman yata ang mga anek. Wala na tayong bala. Ubus na. Dahil hindi pinagbigyan ni General Agaton ang kahilingan ni Colonel Karyong na bumili ng mga gamit pandigma. Tutuloy ang napala natin. Baka mapalayas na tayo sa sariling bayan natin, Darwina. Basta magtago lang tayo, ha? Wala rin tayong magagawa. Oh, anong ihaharap natin sa mga iyan? Itak, nakuha! Hindi talaga madangan ang pagsiklam ng World War 35 na iyan. Mauubos tayong Darwina, lahat! Sana ngayon lumabas ang mga aswang, mga mangkukulam. Sana tulungan tayong lumaban sa mga nananakop sa teritoryo natin. May kilala ba kayo na mangkukulam, tita? Mayroon, kaya lang. Ah? Kanina ko pa tinatawagan, pero ayaw naman sagutin. Baka natakot na rin siya sa lakas ng putukan, oh. Eh sana lumabas na rin ang mga aswang para lilipad na lang sila. Harapin ang mga kalaban na iyan. Naku, mauubos na tayo. Ay, pare Adong, nagtagumpay ako sa pakikipag-usap ko doon sa pinuno ng Anex. Ah, anong napag-usapan ninyo, pare? Eh, ayon sa kanya, bibigyan tayo ng armas laban kina Karyong at bayaw niyang si General Agaton. Ang ibig mong sabihin eh, lalabanan natin ang kapwa Pilipino natin. Oo naman!
Dahil kahit anong gawin ng ating mga kasama wala silang laban sa anek. Kaya papanig na lang tayo sa kanila. At ang pangako nila sa akin, pare, kapag nagtagumpay sila, maninirahan na tayo doon sa bansa nila at bibigyan tayo ng malaking bahay. At bibigyan pa tayo ng magandang mapapangasawa natin. Totoo, pare. Bibigyan tayo ng mapapangasawa natin pagdating natin sa anek. Oo, pare. Kaya tinanggap ko na kagad ang alok. Sige, pare. Gustong-gusto po iyan. Kung ganaw, halika na. Pumunta na tayo doon sa kinarulo na nila para maumpisa na natin ang pakikipaglaban kina Karyong at Agaton. Gentlemen, good morning. Good morning, General Agaton. Good morning. Good morning. Siguro naman, ay alam niyo na kung bakit ko kayo pinataw. Opa, General. Kailangan magkaganda tayo, Hansa. Madlangan ang anek sa mga ginagawa nilang. Sa atin na binabaliw na lang ang kapagpagpagiusap natin. Tama. Alam niyo, ha? Na inadarkano nila kami noong makikipag-usap sana ako sa leader nila. Nagpakilala na ako. Pero hindi nila itinigil ang pagbobomba ng tubig sa amin. Kaya kailangang action na ito ng ating Pangulo. Kailangan natin ang allied ng United Nations. Kung hindi action ng President, mabuti pang magbitiw na tayong lahat sa serbisyo. Mga kapwa kong opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang tungkol sa girang ito. Sekretaryo, di ko si General na makipag-usap sa pinuno ng mga anek na nakatagalaga doon sa dagat na nasasakupan natin. Alam ko, dahil sinabi sa akin ng musangwan, kaya wala na tayong magagawa pa. Talagang alam na nila na kayang-kaya nila ang puwersa natin. General, oh, Kapitan. Diba may nagpunta na rito sa atin na puwersa ng kinima? Oo, pare. Pero, mabigat ang kondisyon nila. Ha? Kailangan daw nabigyan sila gabi-gabi ng makakasiping nila. Kaya nireject ko ang hiling nila. Kaya umalis na ang mga iba. Ay, Colonel, pwede ho bang magmungkahi baka sakaling makatulong kami ni Sergeant Benito? Ay bakit? May alam ba kayo tungkol sa gira? Ha, Colonel, meron po kaming alam na paraan. Kalibre o lakas ng armas ang pinag-uusapan natin dito. May alam ba kayong paraan para makatapat tayo sa mga high-tech na armas nila? Oo, Colonel. Kung gusto na niya, ipapaliwanag namin ang naisipan namin ito. Baka sakali na magkatulong. Siya nga naman po, Colonel. Ano kaya kung pakinggan natin sila? Sige. Pakipaliwanag ninyong dalawa kung ano yung naisipan ninyong paraan. Sige na! Ganito nyo kasi yan, Colonel Karyong. Makinig kayong mabuti.
Pare, Bunjin. Tama na. Pagod na pagod na ako sa katatak mo. Kulit, pare. Pagod na ako. Saka naubusan na ako ng bala. Pareho lang pala tayo. Pero wala ka namang napapansin. Ha? Bakit? May napansin ka ba, pare? Busy mo, yas? Meron, pare. Alam mo. Habang nag-aabulan tayo, yung mga sundalong anik ay nagtatakbuhan at nagtatago. Ha? Oo nga pala. Napansin ko rin yun, pare. Kung ganun, masisindak pala sila kung may nag-uunamintado. Oo, ganun na nga. Eh ngayon, alam ko na kung paano natin nalabanan ang pambubuli ng mga anik sa atin. Oo, nung ginagawa pa natin, pare, halika na. Pupunta na tayo kay Defense Secretary. Sasabihin natin na tayo ang haharap sa mga anik na nambubuli. Sige, pare. Halika na, kausapin natin si Defense Secretary. Lieutenant Veronica, kumusta yung naisipan nila Sergeant Ambring at Sergeant Benito na strategy para mapatras ang mga anik na sumasalakay dito sa atin? Ay, wala, Lieutenant Pining. Palpak! Mahalata na mga sundalong anik na kanyo nakawayan lang ang pinapaputok ng mga kasundaluhan natin. Paano yan? Di patuloy tayong bubuliin ng mga anik? Wala na tayong magagawa. Tapos, umalis na rin ang mga Allied Forces ng United Nations dahil pinagbawalan sila ni Colonel Karyong na makipag-date sa mga Pilipina. Ay, nako. Sobra naman kasi itong si Colonel Karyong. Minsan lang akong na-date ng sundalong Akerema na kamukha ni Leonardo DiCaprio. Sayang. Maligay pa naman ako sa kanya. Nako, kapag hindi naman pinagbawalan ni Colonel Karyong, baka mabuntis ka ng mga banyagang sundalo. Eh, masisira ng relasyon niya ng asawa mo. Ayoko na nga sa kanya eh. Mantakin mo, ilang taon akong nagtiis sa sili? O di baling sili, kung alam niyang gamitin. Nako, isa pa yung sili na nga eh. Hindi pa alam kung paano gamitin. Check! Ha? Lieutenant Pining? Tawawag mga kawal natin. Wala silang kalaban-laban sa mga anik. Inabayaan na rin tayo ng mga Allied Forces ng United Nations. Ay, bayaw. Ay, General Agatown. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo noon? Ay, bibili man tayo ngayon ng armas. Huli na. Naka, mamamatay na tayong lahat, bayaw. Mamamatay na lang tayo na walang kalaban-laban. Patay! Delikado to. Binagsakan nila ng misayang sang kampo natin. Magagawa pa kaya sila gatoon sa problemang yon? Mga giliw naming tagapaginig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong!
mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!